Kailan bagang anak sana ni nanay mo? Yung ano po, 15 pa po. Ngayong 15, ilang araw? Ngayon na. Natagpuan namin ang batang si Angelica. Noong una, akala namin ay 12 years old lamang dahil sa kanyang itsura. Ilang taon ka nung nabuntis ka? 14 po. Sa murang edad na 14 ay maagang nabuntis. Ang masaklap ay iniwan siya ng kanyang asawa. Narito po ang kwento ng buhay ng batang si Angelica. May asawa ka ba? Nasaan ang asawa mo? Ngayong hapon, pupunta po tayo kina Angelica para sunduin po yung mag-ina kasi may mahalaga po tayong lakad ngayong araw para po dun sa bata. Kaya akyat po ulit kami dito. Namiss namin itong mga palayan. Ngayon po kasi ang schedule ng pupuntahan namin na mahalaga. Dire-diretso na kami. Sunduin namin sila dito sa taas. Sana okay yung mga mag-iina tsaka yung batang si D. Tanungin din po natin kung may vitamins pa sila yung bata tsaka po si Angelica. Si Angelica po yung 14 anyos na nagkaanak ng maaga. Ginawa natin, isa siya sa mga scholar po natin. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating mga sponsors, sa lahat po ng ating subscribers and viewers, and kay Miss Betty po from England na nagbigay po ng scholarship kay Angelica. Ayan, ayan, aso. Okay, kiraan ho. Kapatid ka po. Ayan, ayan. Oh, no! Takmo! Ya, 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 ya. Sigiraan ho. Hindi na tayo kilala ng mga aso. Ito kasi hindi na natatalian ng baka. Neng! Ano, maraming aso! Matay tayo, Sir Christian ito. Neng! Hello! Kumusta? Sine, Neng? Tiyo! Mamaya tayo papasok ko. Galit na galit po yung aso. Neneng, nasan si kayo? Tara, ang papa-check up na natin. Naka, yan, 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 yung aso. Tutoy, ligtas mo kami. Ayan. At nakahintay, naka-schedule. Mahalaga po tayong pupuntahan. Si Tutoy Dylan. Kumusta, Neng? May vitamins pa si Tutoy Dylan para mabilhan na din natin. Isa po yung galing sa ano? Tutoy Dylan. Meron pa po.
Yung... Bibili tayo mamaya sa bayan. Tsaka ikaw, may vitamins ka ba? Yung isa lang po, yung malalaki po. Yung ano. Ah, dala mo sa bag mo, Nining? Hmm. Sige, para makabili din tayo kung ano yung kulang. Dala mo yung bag mo. Opo. Totoy, kumusta? Ba, pataba si Totoy. Ilan na kaya ang timbang niya? Nining, kumusta yung face to face na kayo? Nag-opera po yung, ano, yung advisor po. Teacher? Ah, wala kayong pasok. Wala kasi po. May nag-opera po po. Sa Australia. Basta nang dalhin mo yung mga ano ng vitamins para alam natin kung ano yung kulang na. Ano makabili na tayo. Kumusta po? Si Tutoy Dilan. Tiyanak, tayo. Kaya't magapayong tayo. Payoong nga natin si Tutay. Lakad muna kami, Nay. Oh, tulog. Parang may sakit si Nanay. Okay lang po kayo dyan? Sige po. Para malaman po natin ano pong masasabi ni Doc. Kay Tutoy. Ah, nag-due date po kayo ngayon? Hmm. Mga nganak na pala si Nanay? Ah. Hala. Ay, hindi ba po na putok yung panumbigan? Hindi pa po. Oh, ano pong sabi dun sa pinamalayan sa center? Sabi po ay, hanggang 24 lang daw po. Para persahin na po. Pag sa 24, hindi po. Oh, sige po. Manay po. Oh, sige, Nay. At sama po muna namin itong mag-ina. Bye-bye. Kailan bagang anak sana ni nanay mo? Nung ano po, 15 pa po. Ngayong 15? Eh, ilang araw? Lampas na po yung due date. Hindi pa nag-i-love. 19 na eh. Hindi pa na ano si nanay mo. Dilan! Na? Ba't sama-sama pa kayo? Init-init si Papa. Init, Tutoy. Tayo nga natin si Tutoy. Si Tutoy Dilan. Mainit. Nakikiraan ulit, Lola. Ito si Lola. At, apa, check up mo namin si Tutoy? Apo. Asama na namin yan. Apatulian na po ito. Apatulian na ikaw, Tutoy? Ala, oh. Nako, apatulian na natin ito. Tuli agad yan pag dito sa hospital. Tuli ka na baga? Ay, hindi pa po. Anak ko. Tama. Pagdating ng ospital, tuli na. Agapatuli ka na ngayon? Ah! Ah, matayo mo. At? Anong kulang mo na ano? Mga vitamins? Yung isa? Pero ang meron ka dyan na vitamins pa? Yung malunggay po. Yung malunggay. So yung isa ang bibilhin natin. Opo. Tapos yung sabi pala ng doktor, hindi pa sure siya. Kasi tayo lang ang pasyente ngayon. Pero yung asawa niya may lakad din doon sa hospital. Kaya babaka sakali tayo ngayon na makapunta yung doktor. Dahil yung doktor po dito sa hospital, kasi hindi naman po city itong aming lugar, ay visiting doctors lang. Wala po siyang clinic talaga dyan. Visiting lang siya. Sana po ay makapunta nang malaman natin ano pong kalagayan ni Tutoy Dilan.
dahil hindi naman natin masagot kung ano po yung pwede natin gawin sa kanya dahil yung kanyang katawan po ay may deformities. Deformities yung parang pag ganun. Kasi pinanganak nga si Dylan ng premature. Si Dylan Nening may ano pa, mga vitamins. Wala na po yung isa. Pero dala mo yung reseta para makabili din tayo mamaya. Pagtapos na po ng check-up, bibili tayo ng mga kailangan po ng mag-ina. Para kompleto na. Yun nga, tinanong natin din yung face-to-face niya. May face-to-face sana sila. Yung teacher naman ang nagkaroon ng problema. Parang, ano nangyari din? Na-operahan po. Na-operahan. So, wala silang pasok. Pero face-to-face niyo, isang lingguan ba yun? Isang beses lang po yun sa isang linggo. Once in a week lang? Buong maghapon yun? 2 hours lang po. 2 hours. Pero at least may face-to-face na kahit papaan. Kasi mahirap mag-aral ng nasa bahay lang. Punta na po kami ng hospital. Hanggang ngayon pong schedule namin. Papacheck po natin kung darating si Doc siya, si Doctor. Ma'am, darating, excuse po, darating po si Doc. Pero maghihintay po kami, o. Doon po sa clinic niya, sa loob po. Oh, yun na lang po. Doon po kayo pupunta. Okay po. Oh, sige po. Maraming salamat, ma'am. Tara, nandun pala sa clinic si Doc. May clinic pala siya doon. Sa harap ng pilot. Doon po tayo pupunta ngayon. Dito na po kami sa clinic niya, Doc. Maghihintay po kami dito. Mali, makakausap muna. Sige, Ning, upo muna ikaw dito. Tatanong lang ako kina ma'am. Okay, dyan muna siya. Ma'am, darating po si Doc. Yes, sir. Yan po. Bali, dito na lang po kami maghihintay. Ano po? Saan po ito? Dun sa hospital? Pinapunta na lang po kami dito. Hindi po. First time po namin ngayon. Meron po kaming record dun sa hospital. Dito po, wala po. Inigo po. Nakalista dun. Number 1 pa kami. Bali, nagpalista po muna kami. Kasi bagong pasyente po si Tutoy dito sa clinic. Maghihintay po muna tayo. Kasi sina Doc ay parating pa lang po. And nag-text tayo dun sa secretary para malista po kung pang ilan kaming tila ngayong papacheck up. Sana malaman na natin po yung kalagayan ni Tutoy kasi yung kanyang katawan nga, pinanganak siyang premature. So malalaman po natin ngayon ano yung masasabi ni na Doc sa kalagayan po ng bata. So hintay lang po tayo kay na Doc. Nakapila naman na tayo. Kaya tapos lang po namin dun sa check-up. Bali yung milestone ng bata, sabi ni Doc, nasa tama naman po, nakakalakad na siya, nakakapagsalita. Yung sa balikat, bali binigyan niya kami ng referral for x-ray, chest x-ray, both left and right shoulder. Kasi nakikita niyo naman po yung bata, parang naka-protrude o naka-front po yung kanyang shoulder. Pero nakita din ni Doc yung butas dito, sinabi naman namin na napa-check up na. Baling gagawin namin ngayon. Hindi lang po kami nakapag document kanina kasi sabi ni Doc ayaw daw niya ng ano yung magbi-video doon sa ano. Kaya nirespeto po natin yun. So ngayon nag-explain na lang tayo. Andito muna kami sa park para magmerienda. Merienda si Tutoy Dylan. After dito po, bibili na kami ng kulang na vitamins ng bata. Yo, nalaglag na.
madumi na yan. Itapon mo na yan dun. Yung vitamins na kulang ni Dila na isa, tapos kay Nining Angelica, bibili din kami. So natapos na yung mahaba yung pila kanina, bali. Dali, inabot ata kami ng 2 hours doon sa paghihintay sa pila kasi marami pa nagpapa-check up. Yun po yung gagawin natin next sakbang, yung referral for x-ray ng bata. Yun lang naman po yung malalaman natin kung baka merong scoliosis si Dylan o ano po. Kaya malalaman natin next check up kina doc. Mamaya pag natapos kami magmerienda dito, alis na kami. Bibili na tayo ng vitamins. Ngayon lang ba nakarating si Dylan dito sa park? Wala rin na ikaw, Dylan. Dali. Natingnan niya yung mga may ano. May aray. May mga roll blades. Tara, tutoy, dito tayo. Una na sa akin. Tara, dali, abulin mo. Habol, habol. Dito, tara. Mali, yun o. Inabol niya naman. May mga gulong daw yung sapatos. Masama ba lang ganon? Masama mag ganyan? O? Oh? Mayroon, daig ka ng bata, o. Oh. Ano, gusto mo mag ganyan, tatay? Natingnan niya. Ano daw, ba't daw yung sapatos niya may gulong? Ay, malilam-lilam dito pag hapon. Nagulat siya, o. Nabuli, tutoy. Maayos daw po yung milestone ni Dylan, sabi ni Doc. Dahil yun, nakakabalance naman yung bata, nakakalakad. Yung nakakapagsalita. Si Nining pala, Nining Angelica, lagi andito. Anong tinitinda nyo dito, Ning? Mga ganyan din, mga ganyan. May mga ganyan din daw po sila na dayo dito sa bayan para magtinda ng soft drinks, okay. Mga mineral. Noong wala pang pandemic. Opo, may mga palabas-palabas pa po dito. Mga palabas-palabas pa daw dito. Siguro ngayong bago magkakaroon ulit ng piyesta, baka pwede na ulit. Baka magtinda po ulit kami dito. Ah, magtinda ulit kay Ning. Nagtitinda pala si Nining Angelica dito sa park. Lalayo na ni Dylan.